Malayo ako sa asawa ko. Tanong ko po siya, Pangga, tuwing umuwi ako sa amin, pag nagtatali kami mag-asawa, tinatanong ko sa kanya, kung nalabasan ka na ba? Sagot niya, hindi pa. Pag tuwing kami nagtatalik, ako una ang umuputok. Pag pinapasok ko ang barangay chairman ko, siya hindi pa. Bakit kaya ate? Ayan! Ayan na, sige, makinig ka, kuya! Pag romansa, okay naman, enjoy ang asawa ko. Pag pinasok ko ng barangay chairman ko, akong unang lumalabas. Try ko nga yung krebs si ate Pangga. Maraming salamat sa pagbasa mo. Taga Isabela. Hindi mo binanggit, Bosubik. Hindi sabi pangalan mo eh. Ganito, nililenggo mo ba si Mrs. at alam ba ni... Oh, ito na, John, 23 years old, makinig ka. Oh, yung sabi mo maliit lang sa'yo, eto na naman ang sagot ha. Bukas, eto na naman ang tatalakayin natin. Kasi yun ang request ni Tita Grace, okay. Yung bang asawa mo ay nililenggo estofada mo? O gano'n ka nakatagal? Kung sabi mo, avid listener ka, tagahanga kita, ibig sabihin gabi-gabi ka nakikinig. Yung lenggo estofada, alam mo na dapat yon, okay? So, nililenggo mo ba ang misis mo? So, kapag hindi siya nakarating sa rurok ng kaligayahan, siya ba ay naranasan niya na ba ng buong buhay niya kung paano ang pakiramdam nun? Baka hindi pa, baka hindi niya alam ang pakiramdam. Kaya... Ay, hindi pa alam. Bakit kaya? May ganun ba talaga? Meron talaga? Meron talaga. Bumili ka ng assistant manager. Para mapabilis. Para mapag-aas. Sige, sige. Ulitin ko yung for another time, ha. Binasa ko lang. Para lang, I would like to let you know na na-acknowledge yung text mo. Good evening, Tita Dang. Problema ko po si Mister. Madali siyang labasan. Tapos ako hindi nakakarating sa rurok ng kaligaya. Ito na naman. O, sige. Makinig kayo, ha. Babanggitin ko ngayon, tapos uulitin ko bukas. Kung ako sa inyo, kung may Facebook, ay, hindi pala, no. Kasi yung iba kasi, walang ano, walang video, eh. Paano kaya ito? Kaya maganda sana sa YouTube, eh. Kasi sa YouTube kasi, pwedeng ma-download yung mga video. Sa Facebook kasi hindi, eh, no. Alam mo, isa pang iniisip ko mon, sa meron na kasing gumawa ng isang Facebook group ko, pupunta ako doon, magagawa ako ng Facebook live, pero hindi ko sa publiko. Para lang sa members ng group. At doon talagang iisa-isahin ko, didilaan mo ng ganito, ayan, mga ganito. Ganun ang iniisip ko eh, para hindi lalabas, para bang not everybody could watch it, pero yung nasa group ko lang, at talagang gustong magtanong kung paano paligayahin ang kanilang mga sarili, parang gusto kong doon gawin eh. Lalo na doon sa mga babae na gustong malaman kung paano ramdam ng sarap. Ayan, okay, so, para kay Mrs. na madaling makarating sa rurok ng kaligayahan si Mister, tapos ikaw, hindi ka nakakarating sa rurok ng kaligayahan, makinig ka ngayon, and then especially tomorrow, dahil ito ang particular topic ko, okay. Alam mo, Tita Grace, maganda siguro, eh, bigla ko itong naisip kanina eh, na-interviewing kita about this topic. Ano sa palagay mo? Palagay ko ito ang isang magiging maganda pa rin. Nasabi, uy, makinig kayo kasi i-interview ako sa radyo. Di ba? Pag sinabi mong, halimbawa, meron kang pagtitipon, meron kang gathering, meron kang celebration, para mapilitan sila na makinig dito sa program natin, interviewin kita. Di ba? Kung paano makarating sa rurot ng kaligayahan ng isang babae. What do you think? I-text mo ako kung okay sa'yo yan. Okay. Ma'am Ruth, 56 na asawa ko at ako naman ay 40. Ayaw na niya makipagtalik yung asawa ko. Anong gagawin ko? Noel ng Kamigin, ang gawin mo, painumin mo na siya ng Krebsi muna. Painumin mo muna ng Krebsi dahil ang dami na nating mga testimonials na nag-init ang mga kababaihan nung sila. Kasi ang Krebsi, hindi, pare-pareho lang naman tayo ng sistema ng katawan eh. So kung ang lalaki ay nag-iinit ang kanilang katawan, sa babae ganun din. Hindi lamang pansin sa amin kasi wala naman tumitigas sa amin. Eh, yung mga tangle naman namin ay nababalutan at natatakpan at hindi naman ho tumatayo. Pero kapag nakaramdam ng pagnanasa si Mrs. uli, yan ay dahil sa Krebs. Okay, Noel ng Kamigin. So painumin mo ng Krebs ang asawa mo 30 minutes bago mag-almusal. And then bago matulog, ituloy-tuloy mo na, twice a day na kayo, mag-twice a day na kayong tuloy-tuloy, okay? Noel ng Kamigin. Tita Ruth, ano ba ang standard na laki ng T-square? Ito na naman, sige. Ang standard,
okay. Palagay ko kasi ito yung last week na natalakay natin. Kaya ngayon na lang, ngayon pa lang nila napapakinggan. Ang standard po na laki para sa Pilipino ay 4.5. Okay, 4.5 yung pong standard. Kung mas maliit kayo dyan, pwedeng sabihin na may kaliitan ng inyo. Pero kung 4.5 din kayo at mga 5, okay pa rin yan. Okay, good evening po, Pangga. Gusto ko po magpasalamat. 30 capsules na libre last month during my stay in Quezon. Nakatulong po ang Krebsies sa pamamangga ng gums. Oy, Nel Paraiso. Okay, interviewin ka naman namin. Interviewin ka naman namin para sa testimonyo mo ng Krebsies. Good evening po, Ma'am Ruth. Hello po. Thank you so much. God bless you, June Martinez. June Martinez, hello. Si Jose Tabu-Tabu, good evening, Pangga. Sa lahat ng users ng Krebsy, Bang Jose Tabu-Tabu, si Lay Minister Jose Tabu-Tabu, si Marlo ng Gapan City, i-pressure cooker mo yung matigas, i-pressure cooker na yung matigas na yung Pangga, ha? Tawa ko sa yung Pangga. Magandang gabi sa lahat ng mga tune-in na ngayon sa DWIZ Nationwide, Marlo ng Gapan City. Okay, sino pa? Sandali lang, ha? Tapusin ko lang to. Miss Ruth, tanong ko lang kung bakit di kayo maglagay sa mga generic drugstore? Oh, sige. Tsaka na yan. Sige. Tita, pwede po bang mag-crepsy? Oh, sige, mga crepsy, tsaka na yan, ha? Okay. Oh, sige, ito na. Dito na tayo. Okay. Sabi dito, okay. So, ito na. Ang sabi niya, di una sinabi niya, ay naku, ang mga partner ko, dahil talagang mga 2 oras hanggang 3 oras ako bago ko pumuto, para bang garapalan pa yung ano eh, yung words na ginagamit niya. Basta nagmamalaki siya. Di ang sinabi ni Ate Marie sa kanya, alam mo, baliwala yung sinasabi mo kasi hindi mo pa rin alam kung paano magpaligaya dahil hindi naman dyan. Oh, ito na. Yung nagtatanong, bakit hindi ka nakakarating sa rurok ng kaligayan? Hindi ho nakakarating sa rurok ng kaligayan, yung totoong rurok ng kaligayahan sa pagpasok ng barangay chairman sa barangay hall. Uulitin ko, mapababae, mapalalaki, mapababae na hindi pa nakakaranas makarating sa rurok ng kaligayahan. Yung atin pong mga barangay hall, yung ating mga vajayjay, kung saan lumalabas ang mga bata, at doon pinapasok ang barangay chairman ng lalaki, hindi ho tayo dyan nilalabasan. O, ayan na, sabihin ko na. Kainis. Hindi ho tayo dyan nasasarapan. Bakit? Wala hong masyadong nerve endings. Ang tanong, bakit walang masyadong nerve endings, Pangga? Kasi sa pagkakagawa po ng ating katawan, sa katalinuhan ng poong may kapal na lumikha sa atin, dyan po lumalabas ang mga bata. E di napakasadista naman ho ng Diyos. Kung imaginein mo kay ikaw lalaki, kung lalabas ang bata sa dulo ng ano mo, ng barangay chairman mo. Sabi ni Mon, ano yan? Kamot ulo si Mon Ibanez. Ayun na nga lang, masagian nga lang ng ngipin yung mga barangay chairman nyo, masakit na eh, nakakangilo eh, yung pa kayong labasan ng bata yung mga barangay chairman ninyo. So, hindi ho nagkakaroon ng maraming nerve ending sa loob ng barangay hall para hindi ho masaktan tayong mga babae sa panganganak. Okay. Ngayon, kung hindi pala Pangga, dun sa, okay, masarap. Ang description ko po ng parang sarap, para bang yung makate, di ba halo, pag kinakamot mo ng kinakamot mo, parang masarap ang kinakamot mo. Ganyan po ang nararamdaman na sarap kapag may penetration, kapag pumapasok si barangay chairman sa barangay hall. Meron tinatawag na G-spot orgasm. Pero, ang sarap po ng clitoral orgasm, yung parang humaching. Just imagine na para bang yung nahaching ka na. Tapos pag umaching ka, di pa ang sarap-sarap. Yung talagang may resolution. Yun po ang pagdating sa rurok ng kaligayahan. Saan? Sa pamamagitan ng tingaw ng clitoris. Eh, sabi pa ni Boy Tigas, mamay, microwave yung tigas mo, makita mo. Kung hindi sa T-squared lalabasan ng babae, ba't basang-basa na kaagad bago ng isang babae? Ang sagot sana kapag ang isang lalaki mahirap, overuse na sa pag ng T-squared sa girl. Balikan na naman, kuya. Hindi porkit basa ang babae dahil hindi naman ho kami talagang nilalabasan. Kaya yung term na nilabasan, dapat po talaga sa lalaki lang yun kasi may lumalabas sa inyong similya. Ang babae po ay walang lumalabas.
walang lumalabas. Yung squirting na napapanood niya, ako, tang na lang, pwede ba, huwag niyong bilugin ang ulo ko. Ang squirting po, hindi yan yung nilalabasan ng babae, ihihu yan. At pero, pag meron kayong nasundot sa, parang it's physical, pag may nasundot kayo doon, para bang walang pinag-iba sa paghalimbawa, kiniliti yung ilong mo. Pag kiniliti yung ilong mo, ha-hatching ka. So, meron isang parte ng babae sa loob ng girl na kapag napindot mo yon, yun ay naglalabas ng tubig. It doesn't have anything to do na siya ay nakarating sa rurok ng kaligayan o yung term ninyong nilabasan. Kaya, Kuya Tigas, mali ka na naman doon. Hindi porkit basa ay siya ay na yan ay pwedeng isang sign of arousal pero hindi nangangahulugan na nakarating siya sa rurok ng kaligayan. Okay? Ngayon, di sabi na naman natin. Gustong-gusto ko pong si Boy Tigas eh. Sagali ha? Ayun po, mali ang sagot. Para bang, batukan kita dyan eh. Babae na nga nagsasabi sa'yo. Para sinabi, ay mon, hindi ganyan para mag-ejaculate. Para bang, sino ba mas nakakaalam? Ako o ikaw, o diba? Kapag ang pagsalalaki, siyempre, I will defer to you dahil hindi ko alam ang pakiramdam eh. I could just imagine and I could just presume. Pwede isipin na siguro ganun ang pakiramdam. Pero hindi ko talaga totally. Kagaya na sinasabi niya na nangingilo kayo pag sumasabit ang ngipin sa inyong mga barangay chairman. I can understand, pero hindi ko talaga maramdaman yung totoong pakiramdam. Kasi wala naman akong barangay chairman. Just the same, huwag kang magmarunong, kuya. Ikaw nga dito. Ilang taon po kayo madami, hindi po ata nakakaligaya naman natin, siguro maganda kayo. O syempre, damang-daman niya ang ari ko, kaya nababasa. Iba na ang maha, o ito na naman mahaba. Ano may bablock na kita? Alam mo, kailangan kuya, kailangan open-minded ka. Ang hirap sa'yo, ayan, akala mo kasi, porkit mahaba yung sa'yo, akala mo ang galing-galing mo na. Yung pala, palpak ka pala. Diba? Ayan, okay. So, ang pinaka, ayan. O, ikaw, sandali, hindi ka nakikinig. Sana nakikinig ka ngayon. Oo. Ayan, so, nakuha, ang mahalaga at importante, dinidilaan po ba? Ayan, buti naman, nagtanong ka na towards the end. Ang mahalaga po ba at importante, dinidilaan po ba ang tingle ng isang babae? Okay. Para dun sa babaeng nagtanong sa atin, more on this tomorrow, ha? Yung clitoral and G-spot orgasm. Mrs., alam mo na ba ang pakiramdam? Okay. Ang isang ina-advise ng mga sex therapist at ng mga psychiatrist, para maramdaman mo, para bang, di ba sinasabi ka, let us be responsible for our own orgasms. Ikaw ba naranasan mo, na-explore mo na ba sarili mo, at alam mo na ba sa sarili mo kung anong pakiramdam ng makarating sa rurok ng kaligayan? Kasi alam niya para sa akin, ganito yan eh. Ako alam ko kung paano paratingin ang sarili ko sa rurok ng kaligayan. I know how to do that, okay? Alam ko ang pakiramdam nun. Kung ikaw ang isang lalaki na sa palagay ko ay pwede kong mahalin, I can see a future with you, ituturo ko sa iyo kung paano ako paligayahin. Bakit? Kasi I want to fall in love with you. Kasi ang babae, kapag siya ay nakakarating sa rurok ng kaligayahan, sa pamamagitan ng lengua estofada at finigersiya ng kanyang asawa, ng kanyang boyfriend, she falls in love deeply with him. Okay? So kung ako, para sa akin, kapag I can see a future with you, I will teach you how to make me happy and how to give me pleasure. Pero kung sa palagay ko, parang, wala yan. Ang ganda ka na lang. I will not bother to teach you. Kaya, misis na nakikinig, kailangan ikaw muna sa katawan mo, alam mo kung anong pakiramdam nun. Alam mo kung paano ka makakarating doon. Alam mo kung anong pantasya ang kinakailangan mo, gaano ka katagal na nagpapantasya, anong mga senaryo na pinapantasya mo para mag-init ang katawan mo. Alam mo kung anong haplos, anong klase ng diin, anong klase ng speed, ng paggalaw, sa yung tingle para ikaw ay makarating sa rurok ng kaligayahan. And then you teach
teach your husband. And then ituturo mo sa asawa mo kung paano gawin yan para mapaligaya kanya. Kung siya ay mabilis makarating sa rurok ng kaligayahan, again more on this tomorrow, kapag ikaw at posible, ang sinasabi ko nga sa inyo, pag ikaw ay nakarating sa rurok ng kaligayahan ng dalawang beses sa isang session, nakukutang na loob kahit 10 minuto lang si mister, okay ka na dahil solved na solved ka na. Ganun yan. So more on this tomorrow, makinig po kayo continuation para kay Tita Grace Christie ng clitoral and G-spot orgasm ang pag-uusapan po natin tomorrow.